Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. And Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Isang level up na pagbati, Luzon, Visayas, and Mindanao! Andito na naman kami, ang Magdada, lanong joy sa inyo ngayong tanghali! Kamusta ang lahat? Lalong-lalo na ang mga batang Arpanalo! Batang Bibong-Bibo! Batang Matalino, na handang matuto. Ako po si Princess Lian, ang mini-me ni Tutor Dada. At ako naman po si Aliana, ang mini-me ni Tutor Joy. Welcome sa ARPAN, kung saan ay laging fun. At kung saan kayo ay hindi maiiwan. Handa na ba kayong matuto, mga bata? Kung opo, arpanin mo na! Ayan, isang magandang tanghali sa inyong lahat at maraming salamat sa ating mini-me tutor Dada at sa ating mini-me tutor Joy. Maraming salamat at syempre mag-shoutout muna tayo mga anak sa lahat ng mga nanonood sa atin. Maraming nanonood sa atin at nag-aabang kung sino nga ba ang mga
Minimi natin. Mag-hello nga naman kayo mga anak sa ating mga viewers. Ayan, sa ating Minimi Tutor Joy at Minimi Tutor Dada. Ayan, hello nga kayo sa ating mga viewers. Hello, hello sa inyo mga tutis. Andyan sina Enrico Dalupan, George Lambert del Rosario. Mary, andyan po si Mary Edita Carpio, Carla May Agarap. Hello po. Ayan, hello po. Hello po, ayan. Edita, andyan nanonood sa atin si Ma'am Edita Carpio, Carla May Agarap, Ezekiel Jan Rama, si Enrico Dalupan. Hello sa inyo. Ayan, hello, hello, hello po sa inyo lahat. Ayan, excited na ba kayong matuto? Ayan, dahil ngayong araw na ito, sasamahan tayo ng ating Minimi Tutor at Minimi Tutor Dada. At bago yan, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, ay may bisita din tayo na makakasama. Di ba, Tutor Joy? Mayroon tayong dalawang bata na makakasama ngayong araw na ito. Sino kaya siya? Kilalanin nga natin siya. Sino kaya yan, Minimi Tutor Joy at Minimi Tutor Dada? Kilalanin natin ang ating dalawang kasama. Ayan, tawagin na natin si... Sino kaya ang una? Ayan, tignan natin kung sino ang mauuna. Ayan, Shooter Dada, mukhang marami nang nanonood sa atin ngayon. Shoutout po muna tayo sa... kay Enrico Dalupan, Mary Claire Agunod, Ruby Reyes at marami pang iba. Mamaya, Tutor Dada, ay meron pa tayong mga guest or pantutis. Sino-sino kaya sila? Ayan. So, habang hinihintay natin yung screen, ayan, medyo nagkakaroon ng technical problem. Pasensya na po dahil tayo ay live. Nagkakaroon tayo ng mga hindi inaasahang problema. Pero happy-happy lang tayo. Ayan. Ayan, mukhang nawawala ata yung internet ni Tutor Joy. Mukhang nagkakaroon siya ng problem. So laban lang, ma'am. Laban lang, Tutor Joy. Ayan. So, sino kaya yung bisita natin, Mini Miss? Kilala nyo ba mga anak kung sino yung bisita natin? So, habang hinihintay natin na maging okay yung internet ni Tutor Joy, huwag na natin patagalin. Ayain na natin yung mga kasama natin para mas masaya tayo dito sa ating live. Sino kaya ang magiging kasama natin? Sige nga, magsabi nga kayo ng isa anak. Kung sino? Genesis Fernandez Sabi. Nawawala ako sa stream. At ang poging si Isaiah. Ayan! Yay! Ayan, palakpakan nga natin ang ating dalawang bisita. Hello, Isaiah! So, hello! Hello! Magandang hapon po! Tutor Dad and Tutor Joy. Ayan, bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, ayan, ipakilala muna natin si Isaiah at si Jersey, ang ating dalawang poging-poging bisita. Ayan, bigyan nyo nga sila ng heart. Ayan, react nga kayo ng heart para sa ating dalawang guest cuties. Ayan, noong nakaraan, meron tayong assignment. Naalala nyo ba yung tutor, Minimi Tutor Joy at Minimi Tutor Dada? Naalala nyo ba ang assignment natin? Ano ba yung assignment natin? Sige. Opo. Habang wala si Tutor Joy, si Minimi Tutor Joy nga muna. Ano ba ang assignment natin, anak, natatandaan mo ba?
mag-drawing po ng... Iwan ko sa komunidad. Ayan, ang galing-galing naman. Mag-drawing daw. Nag-drawing kaya ang ating mga cuties na nanonood sa atin? Tignan nga natin. Ayan, tignan nga natin kung nag-drawing ko sila, kung ginawa nila yung assignment na pinagawa. Ayan. Sige, bumabalik na ata. Ikaw ba, mini-tutor Dada? Ayan, nakapag-drawing ka din ba, anak? Opo! Ayan, opo. Dahil yung dalawa nating bisita ay nag-drawing sila, nakita namin yung kanilang gawa. Ayan, ano kaya yung ginawa nila? May maaari niyo bang ibahagi sa amin mga anak kung ano yung inyong ginawa? Sige nga, umpisahan nga muna natin kay Isaiah. Ayan, kasi ipapakita sana natin yung inyong gawa doon sa screen kaso nagkakaroon ng technical problem sa end ni Tutor Joy. Pero dahil meron naman kayong kopya, kahit yung sinulat niyo na lang, ibahagi niyo na lang anak sa ating mga viewers ang inyong mga ginawa. Okay, umpisahan nga natin kay Isaiah. Sige. I'm Isaiah Janice Ventura of FSS Elementary School. I'd like to say hi to my teacher Emily, Teacher Joy, Teacher Dominica, and Tutor Martes. This is my assignment. Ang festival ng Marilao. Ang luyang dilaw na mansan. Napapalibutan ang bayan ng Marilao. Ngayon ay halos nawala. Dito hinanggo ang ngalan ng bayan. Kung saan mula sa halaman dilaw o ang luyang dilaw. Ito ang naging Marilao. Upang buhayin ang pinagmulan na ngalan ng bayan ng Marilao na magbubuhay at magtataktak sa pinagmulan na ngalan ng bayan. Ito ang Luyang Dilaw Festival ng unang ipinagdiwan noon 2005. Ay lang po. Wow. See, they are dancing and very different. Ayan, yeah, palakpakan nga natin. Ikaw ay Batang Arpanalo. Palakpakan nga natin si Isaiah. Ayan, narinig ko ay Luyang Dilaw. Tama ba? Luyang Dilaw nga ba? Apa. Ayan, alam niyo ba yung Luyang Dilaw, yan ay gamot, maaaring gamot yan sa iba't ibang sakit. Tulad na lamang ng ubo, ng sipon, ayan, ng lagnat. Ayan, nung ako ay may ubo, iniinom ko yan. Ayan, may festival pala dyan sa inyo, Isaiah. Ayan, ngayon naman, Papa. Pakinggan natin ang susunod nating bisita. Ayan, wala tayong may pe-present ngayon dahil nagkakaroon ng problem. Pwede bang i-share mo na lang sa amin ay Jersey ang iyong ginawa noong nakaraan? Kahit basahin mo na lang, anak. Magandang araw po, Mini Tutor Joy at Mini Tutor Dada. Ako po si Jersey Genesis Fernandez Handi, Grade 2 ng San Vicente Elementary School, SD Obinan City. Ang aking guro ay si Mrs. Edita Carpio. Ang aming principal ay si Ma'am Digna Palculan. Kamusta po, Tutor Joy at Tutor Dada? Hello! Kamusta Jersey, Isaiah, Aliana, and Princess? Hello, Tutor Dada! Aking iginuhit ang isa sa pagdiriwa ng aming komunidad, Butolatik Festival.
Ang binyan ay kilala sa kanilang ipinagmamalaking produktong puto na may kasamang latik. Ipinagdiriwang ito tuwing unang linggo ng Pebrero na handog ang sayaw sa maglalatik. San Isidro Labrador ang kanilang patron at syempre kapag dumayo ka sa binyan, siguradong may bitbit kang pasalubong. Walang iba kundi ang puto binyan. Wow! Naku, parang gusto ko pumunta kala Jersey. Parang may pabaon si Jersey sa akin pag pumunta ako sa binyan. May pabaon ka ba sa amin ni Tutor Joy pag pumunta kami sa binyan? Ayan. Parang nagutom nga ako, Tutor Dada, bigla doon sa puto latik ng binyan. Yan, masarap na pamirienda yan. Ayan, palakpakan nga natin. Tubong Bulacan ang aking nanay. Kaya naman, tuwing bakasyon ay umuwi kami ng Obando. Fertility dance. Ang sayaw sa Obando. Ito ay ipinagdiriwang tuwing Mayo, 17 hanggang 19. Sa salim ng tugtugin at awit ng kantang Santa Clara Pinong Pino. At kapag nakipiesta ka sa kahit anumang bayan ng Bulacan, sigurado mapapabili ka ng chicharon, produktong Bulacan. Salamat po. Ay, ang galing-galing naman. Gustong-gusto ko yan yung ano, yung chicharon, Tutor Joy, kapag dumadaan ako ng Bulacan. Ay, tutunay, Tutor Dada, lalo na pag isasaw-saw sa suka. Ayan, nasarap niyan. Dalawa ang pinresent sa atin, ang binahagi sa atin ni Jersey. Ayan, maraming isa daw. Maraming po yan. Opo, ayan. Po, at wala Bulacan po. Yung isa binyan at yung isa naman ay sa Bulacan. Ang huhusay naman ang ating guest. Kaya naman bigyan natin sila ng virtual clap na may kasamang puso. Ayan. Ano ang masasabi ng ating mga mini-me sa dalawa nating bisita? Sige nga. Sobrang gagaling po nila. Sobrang galing po nila, dakit po nila. Galing? Kayo ba, Tutor Minimi, Tutor Joy at Minimi Tutor Dada, ano ba yung pinagmamalaki nyo sa inyong lugar? Sige nga, tanong natin yung ating mga Minimis. Ang alam ko, may Pinas din. Ito, pinagdiriwang po tuwing sa 12 ng Nobyembre. Ayan, very good, Aliana. Eh, paano naman kaya ang ating mini-me Tutor Dada? Ano naman ang kaugalian o pagdiriwang sa inyong komunidad? Ayan, ang alam ko, nagpas. Ang festival ay ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa masaganang ani taon-taon. Ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng street dancing at iba pang aktibidad. Ayan, mahusay! Napakagaling naman! Palapakan nga natin ang ating mga duties. Ngayon naman, Tutor Joy, handa na kaya ang ating mga viewers, ang ating mga ARPAN duties sa ating panibagong aralin? Tingnan nga natin kung handa na kayo sa ating panibagong aralin. Pusuan nga po ang ating live!
Ayan, ang dami nang nagpuso dito, Tutor Dada. Si Jun Handig at ang iba pa. Pero bago ang lahat, Tutor Dada, tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan sa ikalimang linggo ng ating aralin na may paksang pagsulong ng natatanging pagkakakilanlan ng komunidad. Ano nga ba ang ating layunin, Tutor Dada? Yan, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng mga inisyatibo at proyekto na nagsusulong ng natatanging pagkakakilanlan ng komunidad. Ayan, pero Tutor Dada, bago ang lahat, dumako muna tayo sa ARPAN, subukin kung saan susubukin natin ang kakayahan ng ating mga ARPAN tutis kung sila ay may ideya na sa ating tatalakayin maya-maya kasama ang ating mga mini-me. Ayan, tutulungan tayo sa pagtatanong ng ating mga mini-me's. Ayan, so pero basahin muna natin ang yung panuto, kung ano ang gagawin. Ayan, isulat sa iyong sagutang papel ang masayang mukha kung ang gawain ay makatutulong sa pagsulong ng natatanging pagkakakilanlan ng komunidad at malungkot ng mukha naman kung hindi. Okay, ano kaya ang una nating tanong? Sige nga, basahin nga natin ang ating mini-me Tutor Joy. Basahin nga natin ang unang tanong. Unang bilang. Aktibong partisipasyon sa mga tradisyonal na pagdiriwang sa komunidad. Ano kaya, Tutor Dada, ang tamang sagot? Tingnan nga po natin. Masaya o malungkot na mukha? Tingnan natin. Kung ang sagot nyo ay masayang mukha, tama ka! Sino-sino na nga, Tutor Dada, ang nakakuha ng sagot? Ayun, tama si Zian, si John Marco, si Yuniel, si Princess Jadrin. Tama ang inyong sagot. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ayun, tutulungan naman tayo ni Mini-Me Tutor Dada. Ikalawang bilang. Pagpapanatili ng nakagisinang kultura at tradisyon sa komunidad. Ayan, tingnan nga natin kung ano'y tamang sagot para sa ikalawang bilang, sabi ni Enrico Dalupan, sad face daw. Tingnan nga natin kung tama, sabi naman ni John Marcos, happy face daw, sabi ni Yunel Samuel, happy face, gayon din si Aliyah. Tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot. Kung ang sagot niyo ay masayang mukha, tama kayo. Ayan! Ngayon, punta naman tayo sa susunod na bilang. Ikatlot, Mini-Me Tutor Joy. Ikatlong bilang. Pagtangkilik. Pagtangkilik? Sa sariling produkto. Ayan, pagtangkilik sa sariling produkto. Ito ba ay masaya o malungkot ng mukha? Tingnan nga natin ang komento ng ating mga ARPAN duties. So number 3 daw, sabi ni Yunel Samuel, happy face, Zian, happy face, Aliyah, John Marcos, Carla, Jersey at marami pang iba, happy face daw. Ano kaya, Tutor Dada, ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay, tingnan natin, happy face, masayang mukha. Punta naman tayo sa ika-apat na bilang. Ayan, at babasahin niya ni Mini-Me Tutor Dada. Ika-apat na bilang. Pangangalaga sa likas na yaman upang mapanatili ito. Ano kaya ang tamang sagot? Tingnan nga natin, Tutor Dada, ang komento ng ating mga ARPAN duties. Yan, masaya o malungkot na mukha. Ayan, may nagsagot na masaya daw, sabi ni Marife. Ayan, meron naman dito, ayan, si Aliana Marie, si Princess Jadrin, si Samantha, si Ezekiel, masaya daw. Tama kaya ang kanilang sagot? Ayan, kung ang sagot nyo ay masayang mukha, tama kayo. Ayan. At para sa huling bilang, ayan, sige,
Minimi Tutor Joy. Pag ikalimang bilang, pagyayabang ng mga produkto sa komunidad. Dapat daw kaya iniyayabang natin ang produkto sa ating komunidad. Tingnan nga natin ang ating mga komento. Sabihin ni Yuniel, Jersey, sad face daw. Jaden, Princess, Ezekiel, sad face daw. Tingnan nga natin, truth or dada. At ang ating mga minimis ang tamang sagot. Malungkot na mukha. Yan, tama yung inyong sagot. Ang husay naman. Ayan, ngayon naman, Tutor Dada at ating mga minimis, ay titingnan natin kung naaalala pa ng ating mga ARPAN tutis ang ating nakalipas na aralin sa ARPAN Balikan. Ayan, ang ating panuto, isulat ang check sa iyong sagutang papel kung ang pangungusap ay tama at X naman kung hindi. Okay. Ayan, para sa unang bilang, tawagin nga natin ang ating mini-me, Tutor Dada. Unang bilang, magkakatulad ang mga kaugalian at pagdiriwang sa bawat komunidad. Check or X? Tingnan nga natin ang inyong mga komento. Tingnan nga natin, Tutor Dada, ang kanilang mga komento. Number 1X daw, sabi ni Jaden, Samantha, John Marcos, Zian, Isaiah, Princess Jadrin. Okay, ang tamang sagot ay X. Dahil tayo ay may iba't ibang kaugalian. Okay, para mas sa ikalawang bilang na babasahin ng ating mini-me Tutor Joy. Ikalawang bilang, ang mga komunidad na sagana sa anyong tubig ay karaniwang pagsasaka at pag-aalaga sa hayop ng hanap buhay. Ayan, pag-aalaga ng hayop ang kanilang hanap buhay daw. Check or X. Tingnan nga natin ang ating mga tutis kung ano ang sagot. Ayan, sabi ni Enrico Dalupan, check daw. Sabi ni John Marcos, X daw. Gayun din si Samantha, X daw. Jaden, X. Isaiah, X. Princess, X. Ano nga ba ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay X, tama kayo. Ayan, punta naman tayo sa ikatlong bilang. Go, may mini-me. Ikatlong bilang. May mga komunidad na kilala dahil sa mga natatangin nitong pagkain at produkto. Ito ba ay check or X? Tignan natin ang ating mga viewers, ang ating mga tutis kung ano ang kanilang sagot. Meron ditong check, check, check. Sabi ni Jersey, ni John Marcos, ni Samantha, ni Uniel. Tignan nga natin, Tutor Joy, kung ano ang tamang sagot. Ayan, Tutor Dada, tignan nga natin kung tama sila. Check nga ang tamang kasagutan. At very good. Yay! At para sa ika-4 na bilang, pasok may mini-me. Ika-4 na bilang. Sagana ang Nueva Ecija sa bigat. Check or X? Tingnan nga natin. Sabi ni Zian, check daw. Enrico, Marifer Rojas, John Marcos, Alaya, at nang iba pa, check daw ang kanilang sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Wow! Tutor Dada, tama na naman sila. Ayan, at para sa huling bilang, ano kaya ang ating tanong? Babasahin niya ni Mini-me Tutor Dada. Ikalimang bilang. Ang mga komunidad na sagana sa anyong tubig ay karaniwang pangingisda ang hanap buhay.
Check. Yan. Yes. Ang uhusay ng ating mga viewers, ng ating mga cuties. Yan, sabi ni Enrico, ayan. May mga check, John Marcus, si JD, ni Isaiah. Ay, check daw, Tutor Joy. Ano ba ang tamang sagot? Wow, mahuhusay talaga sila, Tutor Dada, dahil ang tamang sagot ay check. Mahusay! Kayo ay mga batang Arpanalo! Ayan. Yehey! Siyempre, may mga batang Arpanalo tayo dito. Ano? Bukod sa mga guests natin kanina, may mga bata din, Tutor Joy, na nag-submit ng kanilang mga gawa. Kilalanin nga natin sila isa-isa kung sino sila. Ayan, meron tayo si Jersey Genesis Fernandez Sandig. Si Isaiah John S. Ventura. Ayan, sila nakasama natin kanina. At meron din tayong mga batang Arpanalo tulad ni basahingan ng ating mga mini-me, mini-me tutor dada. Go! Princess Jadrine Namo. Wow! At Roxanne R. Lucas. Ang ganda naman ng mga gawa nyo. Ayan, babasahin naman ni Tutor Minimi, Tutor Joy. Sofia Francesca P. Obispo. John Marcus M. Bautista. Yay! Yay! Sige, Minimi, Tutor Dada. Jaden Arwin Malaluan. Wow! Samantha M. Villanueva. Galing! Sino pa? Mini-me tutor Joy? Kay Gisha ka? Si Galicio. Mary Faith de Guzman. Yay! At yan, sino kaya yung Princess Lian? Lian and Rivera! Yay! Congrats! Lian and Andrian Magampon! Okay, next! Vincent Gabriel! Aliana May T. Villanueva! Ayan, si Aliana din. Congrats sa inyo. At syempre, meron pa. Sino-sino pa yan? Rafael Haven Francia. Francia. At yan, si? Rafael Haven Francia. Wow! George Lambert Videl Rosario. Yay! At sila ang mga batang Arpanalo na nag-submit ng kanilang output ng ating nung week 4 natin. At syempre, dun sa mga hindi po nakasali, huwag kayong malulungkot, di ba, Tutor Dada? Dahil marami pa tayong episode sa susunod at maaari pa kayong mag-submit ng inyong mga assignments sa mga susunod na episodes. Kaya laging makinig para matuto sa ating Araling Panlipunan 2. Tutor Dada. Ayan, tayo ay dumako na sa Arpan Tuklasin. Tuklasin. Ayan, ngayon Tutor Dada ay babasahin natin ang mga katanungan ng dalawang magkaibigan. Ayan, siguro ang magiging magkaibigan na lang dito mo ang babasa dyan sa dalawang magkaibigan ay ang ating mga mini-miss. Ayan. Sige. Si Minimi Tutor Dada, basahin nga yung una. Hindi ba't nalaman mo sa nakaraang aralin ang mga natatanging pagkakakilanlan ng isang komunidad? Alin sa dalawang larawang, ito ang makakatulong sa pagsulong ng pagkakakilala ito. Pagkakilala lang ito. Yeah, very good.
Ayan, tingnan nga natin kung alin daw ba sa dalawang larawan ang makatutulong sa pagsulong ng pagkakakilanlan. Ito daw ba ay larawan A na nagpapakita ng pangangalaga sa anyong tubig sa pamamagitan ng pagpupulot ng mga basura? At letrang B ang pagtatapo ng mga basura sa anyong tubig? I-comment nga po ang inyong sagot sa ating comment section. Okay, larawan A ba o larawan B? Ayan, tingnan nga natin, Tutor Dada, ang kanilang mga komento. Ayan, ang sagot ni Princess Gaijin ay A. Ganun din si Sofia, letrang A. Si Mary Claire, si Samantha, si Ezekiel ay A daw po. Yun ba ang tamang sagot? Tignan nga natin, Tutor Joy. Yes, ang tamang sagot ay letrang A. Ang simpleng pagpupulot o hindi pagtatapon ng mga basura sa mga anyong tubig ay isang malaking bagay upang mapangalagaan natin ang ating komunidad. Dahil dyan, Tutor Dada, dumako na tayo sa our pansuriin. Yes, Tutor Dada. Ayan, pagsulong ng natatanging pagkakakilanlan na komunidad. Ayan, suriin nga natin kung ano to, Tutor Joy. Ayan, ito, Tutor Dada, ang mga halimbawa ng proyekto o mungkahing gawain na makatutulong sa pagsulong ng natatanging pagkakakilanlan ng isang komunidad sa pamamagitan ng, pakibasa nga ang una, Mini-Me, Tutor Dada. Pangangalaga sa mga likas na yaman at ang pangalawa, pakibasa nga Mini-Me, Tutor Joy. Pagpapahalaga sa mga tradisyon, kultura at produkto sa komunidad. Ayan, Tutor Dada, ngayon aalamin natin kung paano nga ba yung mga proyekto o mga mungkahing pwede nating gawin upang mapangalagaan natin ang likas na yaman at pahalagahan ng ating mga tradisyon at kultura. Una ay ang pangangalaga sa mga likas na yaman. Tingnan nga po natin ang nasa larawan. Tanungin nga natin ang ating mga Mini-Me, Tutor Dada at ating mga Arpantutis kung ano ang nakikita nilang ginagawa ng mga bata sa larawan. Nagpupulot po ng mga kalat at naglilinis po. Ayan, nagpupulot daw ng kalat at naglilinis. Tama, isa yung paraan para mapangalagaan natin ang ating likas na yaman. Ano pa kaya yung mga paraan natin para mapangalagaan ang ating likas na yaman, Tutor Joy? Ayan, meron pa, Tutor Dada. Ano kaya yung ginagawa naman ng ikalawang larawan? Kung yung unang larawan, nagpupulot ng mga basura sa mga anyong tubig, yung pangalawa kaya? Tanungin nga natin ang ating mga Mini-Miss. Nagwawalis. Very good. Ayan, tama. Ganon din ang sabi ni Alia Alagilan, Zian Magampon, nagwawalis daw. Ano naman kaya ang ating ikatlong larawan? Tamang paraan to ng pangingisda. Mahusay. Okay, susunod naman natin. Ano kaya iyan? Ang dalawa pong bata ay nagtanim. Okay, meron pa ba? Tingnan nga natin. Ayan, Tutor Dada, ayan po yung clean and green or sagip kalikasan. Ayan, clean and green at sagip
kalikasan. Ginagawa niyo ba ito mga bata? Opo! Opo! Yan, kung ginagawa niyo kayo ay very good! Ayan, yun yung mga gawain natin para mapangalagaan yung ating mga likas na yaman. At syempre, paano naman daw yung mga pagpapahalaga sa mga tradisyon, kultura, at produkto sa ating komunidad. Ayan, ayan. Okay, marami sa mga komunidad ay nagsasagawa ng mga pagdiriwang para maipagmalaki ang kanilang produkto. Sa mga pista, karaniwang inilalahok sa parada ang masining na presentasyon ng kanilang produkto. Yes, tama ka dyan, Tutor Dada. At isa na dito ay ang tradisyon na kung tawagin ay ano kaya ito? May ideya kaya ang ating mga mini-miss o ang ating mga arpanchutis kung ano ito? Ito ay isang pista, ginaganap ito sa Baguio. Ano kaya ang hula ng ating mga arpanchutis? Flower Festival po. Wow. Very good. Ang huhusay naman nila, Tutor Dada. Galing. Tama kayo. Panagbenga Festival. Alam ba ninyo na ang panagbenga ay isang taunang pagdiriwang ng mga bulaklak o pista ng mga bulaklak na ipinagdiriwang tuwing February na ginagawa sa lungsod ng Baguio. Sino na sa inyo kaya ang nakapunta na sa Baguio? Ng ating kayang, Tutor Dada, nakapunta ka na ba sa Baguio at ang ating mga mini-miss? Ayan, yes. Masarap sa Baguio, malamig. Ayan. Tama ka dyan, Tutor Dada. Ako pa rin dito po, pero kung malapit lang po na Tagaytay. Ay, wow, malapit. Tutor Dada sa Tagaytay. At alam ba ninyo na ang terminong panagbenga ay nagmula sa Kankanain at termino na ang ibig sabihin ay panahon ng mga bulaklak. Para bang napakabango, Tutor Dada, pumunta dyan, maaamoy mo yung iba't ibang amoy ng mababangong bulaklak. Eh, ano naman kaya itong kanilang kaugalian na ito, Tutor Dada? Ayan, eto naman, may mga ipinagdiriwan din na may paligsahan ng pagluluto ng pagkain na nagpapakilala ng malalim na kultura ng kanilang komunidad. Ayan, tama ka dyan, Tutor Dada. Diba yung, naalala ko na naman bigla, Tutor Dada, yung tichar ng Bulacan, saka yung putong latig at yung pahimis festival na kapi naman ang kanilang ipinag. Mamalaki, bigla tuloy ako nagluto, Tutor Dada. Ayan, dito naman, nagkakaroon ng paligsahan sa pagluluto para ipakita nila ano ba yung kanilang produkto sa komunidad na iyon. Yan, natandaan mo ba? Ayan, dahil tayo ay dadako sa Arpag Yamani. Okay, aalamin natin kung talagang nakinig kayong mabuti. Okay, dahil may mga patanungan tayo, may mga gagawin tayo. So, ang ating panuto, isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot na maaaring maging resulta ng mga sumusunod na gawain. Ano-ano kaya iyan? Ayan, pakibasa nga, Minimi Tutor Joy, ang unang bilang. Unang bilang. Tamang pagkakas.
tapon ng basura. Ayan, ito kaya ay letrang A, magiging malinis ang kapaligiran. Letrang B, magiging makalat ang kapaligiran. Letrang C, magkakaroon ng polusyon sa hangin. O letrang D, magiging makulay ang kapaligiran. Tingnan nga natin, Tutor Dada, ang komento ng ating mga harpan. Judith! Ayan, maghanap tayo kung ano yung kanilang sagot. Ayan, sabi ni Jaden, ni Jersey, ni Samantha, ni Yuniel, ay letrang A daw po. Ano kaya ang tamang sagot? Tignan nga natin. Yay! Tama na naman ang kanilang kasagutan. Para sa ikalawang bilang naman, pakibasa ang Minimi, Tutor Dada. Ikalawang bilang. Pagtangkilik sa sariling produkto. Ayan, A, magiging masarap ang mga produkto. Letrang B, magiging mayaman ang mga nagtitinda. Letrang C, uunlad ang ekonomiya ng komunidad. At letrang D, uunlad ang paaralan. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan, tignan ko kung sino ang mga nagsasagot sa ating comment section. Ayan, meron dito Tutor Day si Enrico, si Jaden, si Samantha, si Alex, si Carla May. Sabi nila, ayan, merong C, merong A. Ayan, ano kaya ang tamang sagot, Tutor Joy? Mukhang nahahati sa C saka saka A. Ayan, ang tamang... Ayan, ang tamang sagot ay letrang C. Ayan, para sa ikatlo. Ayan, basahin nga natin. Hindi paggamit ng dinamita sa pangisda. Ayan, at ito ang inyong mga pamimilian, eh. Mapapangalagaan ang yamang tubig. B, mapapangalagaan ang yamang lupa. Letrang C, mapapangalagaan ang yamang lupa at tubig. O letrang D, maiiwasan ang polusyon sa hangin. Tingnan nga po natin ang ating mga ARPAN tutis kung ano ang kanilang mga kasagutan para sa ikatlong bilang. Ayan, sabi ni Enrico, dalupan letter D daw. Sabi ni Vic, C. Sabi ni Jersey, A. Kay Jisha, A. Samantha, Villanueva, A. Princess, Green Green, letter A. Ayan, Marifer Rojas, Jaden, letter A. Tingnan nga natin, Tutor Dada, ang tamang sagot. Ayan, ano kaya ang tamang sagot? Ayan, ang tamang sagot natin ay letra. Ay, ayan, bago tayo mag-proceed ay may nag-e-echo kasi. Ayan, pakinahan kung dalawa ang device. Ayan, kasi tayo, okay. Parang meron pa. Ayan, may nag-e-echo. Ayan. Ayan, malinaw na ulit, Tutor Dada. Meron pa rin. Meron pa rin ba? Ayan. Napalagyan na lang ng earphone or patakpan, paan na lang, pahinaan na lang po. Ayan. Sige pa, sige, mag-proceed na tayo. Ayan, sa ika-apat na bilang. Ayan, sino na? Pagtatanim ng puno sa nakakalibong kagubatan. Nakakalbong? Ayan, sa nakakalbo, kagubatan. A, magiging malinis ang kagubatan. B, darami ang mga isda. C, mapapalitan ang mga pinutol na puno. O letrang D, darami ang mga hayop sa kagubatan. Ano kaya ang tamang sagot para sa ating ika-apat na bilang? Ayan. Ayan, ang iba ang sagot ay, ayan, si Enrico A daw, si Kijisha A, si Jaden A, Samantha C, si, okay, si Zian ay C, si Ezekiel ay
Eh, parang hati ata Tutor Joy ang kanilang mga sagot. Tignan nga natin kung ano ang tamang sagot. Ayan, ang tamang sagot ay letra C. Mapapalitan ng mga pinutol na puno. Kaya tayo nagkakaroon ng tree planting Tutor Dada sa paaralan. Ayan, at para sa ikalimang bilang. Ikalimang bilang. Pakikilahok sa mga pagdiriwang sa komunidad. At ito ang inyong mga pamimilian. Letrang A, magiging tahimik ang komunidad. Letrang B, na ipagpapatuloy ang tradisyon ng komunidad. Letrang C, makalilibot sa ibang lugar. O letrang D, may pagyayabang ang komunidad. Tingnan nga natin kung ano ang sagot ng ating mga ARPAN duty sa ikalimang bilang. Tingnan nga po natin kung sino na yung mga nagsagot sa ating comment section. Sabi ni Enrico Dalupan, letter A. Kay G. Shaquel Galicia, letter A. Alex John Marcos Yuniel, letter B. Zian, letter B daw. Ezekiel, letter B. Jersey, letter B. Kay Gia, letter B. Ayan, mostly letter B daw. Tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot. Ang kanilang sagot ay letter B. Tama na naman kayo. Ayan, very good. Ayan, Tutor Jay, pakibasa yung private message natin. Ayan. So, very good ang ating mga nagsagot ng letrang B. Ayan, palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Okay, so medyo mabibitin ata tayo ngayon anak dahil tayo ay time na. Nasa, masyado tayong nag-enjoy sa ating mga pag-uusap. Pero itutuloy namin ni Tutor Joy yan sa susunod nating pagkikita ang ating ARPAN isa isip. Ayan, para ayan sa ngayon, palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili dahil ang husay yung magsagot sa ating mga katanungan. At syempre, Tutor Joy, palakpakan natin at bigyan natin ng heart ang ating mga mini-miss na napakahuhusay. Ang cute, ang gagaling. Wala pa yung mga practice, di pa yan nag-practice yung mga yan. Napakahuhusay talaga. Pwede na tayong palitan Tutor Dada ng ating mga mini-miss. Ay. Ayan, Tutor Dada. Ayan, may masasabi ba ang ating mga mini-miss? Ating mga mini-miss? Thank you po, Tutor Joy, Tutor Dada. Merry Christmas po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Tutor Joy at Tutor Dada. Matagal tayo hindi magkakasama-sama, kaya naman, babatiin na namin kayo na Tutor Joy na isang masayang maligayang Pasko. Ayan, Merry Christmas po. Taon agad. Merry Christmas. Ayan. Ayan, si Tutor Joy ata na sasabihin. Ayan. Ayan, Tutor Dada. Dahil matagal-tagal na nga tayo hindi makikita, binabati na namin kayo ni Tutor Dada at ating mga mini-miss ng Merry Christmas and Happy New Year in advance! Merry Christmas din po! Ayan, at syempre may aabang sila Tutor Joy. Ayan, ipakita nga natin ang screen. Ayan. Ayan, aabangan din natin yan sa susunod. Ayan, abangan ang himig ng Pasko, ituloy natin ito. An hour of celebration of Itulay Tales. Abangan nyo ang inyong mga Itulay Tutors. Ayan, kami ay magpapaalam na. Ayan, sige. Paalam! Paalam po! Bye po! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor.
May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #itulaylevelup. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!